Mga kapatid, sa sandaling ito, ihanda natin ang ating mga sarili sa gagawin nating pananambahan sa araw na to ng 15 ng buwan ng Nobyembre taong 2020. At bilang pasimula ating awitan ang ating Panginoon. Awitan natin siya ng sama-sama. At sa mga sandaling ito, mga kapatid, ay maririnig naman natin ang mga balita tungkol sa ating iglesia, ang mga magdiriwang ng kanilang mga kaarawan. At bago yan, talaga, yun ang uunahin natin. I-greet natin ang mga celebrants sa linggong ito. Actually, isa lang, mga celebrants ako. Isa lang, solo-solo niya ang week. Sa November 24 ay birthday na ni Razel Therese Gonzaga. So, happy birthday! And I hope that God will bless you more. So, pakinggan po natin ang ating natanggap noong na mga ikapo noong nagdaang linggo, November 8 po, tayo ay tumanggap ng 30,450 at tayo po ay naglabas ng 29,750 kaya po may natira tayong 700 pesos noong nagdaang linggo. Mga kapatid, muli, ako hindi titigil sa pagpapaalala buong linggo po may gawain ng iglesia. Kung nagtataka kayo na wala kayong nasasalihan kahit isa man lang dito, magtaka na po talaga kayo. There's something wrong. So, please join our Sunday schools kasi para sa inyo po yan. Okay.
At sa mga sandaling ito, mga kapatid, ay ipapanalangin po natin ang ating mga kabataan. At muli, inaanyayahan ko kayo na talaga makiisa sa church upang gamitin ang pagkakataon na ito na itaas ang mga kabataan sa ating Panginoon. So, manalangin po tayo. Lagi kaming nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, every time we come to you in prayer, most especially when we are praying for our children. Maraming bagay, Panginoon, talaga ang aming laging ipinagpapasalamat dahil sa kanilang mga buhay. Lalo na, Panginoon, sa mga sandaling ito na ang mga bata namin ay ligtas, kasama namin, malulusog, Panginoon. O kung may mga nagkakasakit man, Panginoon, ibinabalik mo ang kanilang maayos na kalusugan. Ngunit, Panginoon, kaya sa mga sandaling ito, hayaan mong magpasalamat kami para sa kanilang buhay at sa kanilang kahulugan sa amin, Panginoon. Ngunit sa mga sandaling ito, hayaan mo na ang aming labis na idalangin, Panginoon, ay yung mga kabataan na wala sa piling namin. Mga batang hindi namin kilala, mga batang hindi namin alam ang pangalan, mga batang hindi namin talaga alam kung gaano kalunos-lunos ang kalagayan. Mga batang tinangay ng baha. Mga batang kailangang isakay sa batsa. Lord, have mercy. Maawa ka po sa kanila, Panginoon. Tuparin mo, Panginoon, yung pangako mo na sila yung magiging kinabukasan ng mundong ito, Panginoon. Spare them, O God. Maging ang kanilang buong pamilya, Panginoon. We are praying for them, Lord. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen. O di magpipray talaga tayo ng tapat sa Panginoon sa mga sandaling ito. We will just come to Him in all honesty at sama-sama natin itataas sa Kanya yung laman ng mga puso natin. In whatever way you want, in whatever way you can, in whatever language you want to use, because God will understand, God will hear us, God will have mercy on us. Kaya mag-usap tayo talaga bilang isang iglesia. Ang dami-dami natin kailangang ipanalangin sa mga sandaling ito. Manalangin tayo. Lord, yung magawa lang naming mag-meet pa rin today, makapag-online pa rin, makapagpasalamat pa rin, makapakinig pa rin, Lord. Ang laki-laki ng katibayan kung paano mo kami talaga iniligtas. Ang dami naming napapanood ng mga hindi ka panipaniwalang kaganapan, Panginoon, mga bagay na hindi pa nangyayari sa nakaraan. Hindi pa rin kami nakakalaya sa mga present context namin o problema ng pandemya, Panginoon, sunod-sunod pa rin yung mga hagupit. Kaya yung nandito kami, tuyo yung mga paa namin, may tahanan kami, may mga damit kami, Panginoon, salamat. Hindi kami karapat-dapat na mapili na malagay dito sa sitwasyon na to, Lord. Kasi baka hindi pa rin namin makita yung meaning. Baka manatili pa rin kami na hindi nakakausap, hindi natututo. Pero Lord, pinagbibigyan mo kami kasi naniniwala ka na natututo naman kami. And so Lord, ang dami-dami naming prayers. Nananalangin kami dun sa mga tao nagkakasakit. Panginoon, ipinapanalangin namin sila. Wala kami magawa, wala kami maitulong, kung hindi idulog lang sila sa'yo, Panginoon. Dinadalangin namin, Panginoon, yung mga kapatid namin, yung mga tao na patuloy pa rin na kumikilos ngayon para maging
contribution sa society namin, kung paano ba talaga kami maghihinom, paano ba kami makakaalis dito, Panginoon, proteksyonan mo sila. Alam namin, takot din sila, Panginoon, pero ikaw lang yung nagpapatapang sa kanila. And so, Lord, continue to work in them and through them, O God. And Lord, at this time, alam mo naman na ito talaga yung agenda namin sa paglapit namin sa iyo bukod sa mga sarili naming panalangin. Lord, grabe-grabe na po yung mga nangyayari sa mga tao. Maawa ka na po. Dalangin namin, Panginoon, na tulungan mo silang makabangon. Tulungan mo sila, Panginoon, talaga na mag-start all over again. At kung mangyayari man yung Panginoon, sana makita nila ng maliwanag, Panginoon, kung gaano ka kabuti. At ikaw, Panginoon, yung makikita nila na nagbangon sa kanila mula sa ngayon. Dalangin namin, Panginoon, na para magawa nila yun, gamitin mo kami ng mga pinili mo, kami ng mga in-spare mo. Tulungan mo kami na kami yung magparamdam sa kanila na mabuti ang Diyos sa kabila ng lahat. And so, Lord, teach us what to do. And let your will be done, Panginoon. Bless us all, please. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Kung hindi nyo pa napapakinggan yung actual na boses ng mga taong niraragasa na walang nakikita, sigawan lang. At yun yung actual na boses ng tinatangay ng malakas na baha. Huwag nyo nang pakinggan kasi matotrauma kayo. Baka tuwing magpe-pray din kayo, ganito yung mangyayari sa inyo. Sabi ko kay Pastor Sandy, sabi ko, this is the literal sound of death coming like thief in the night. Kung hindi pa yun nagpa-realize sa atin, ewan ko na lang kung ano pa ba talaga yung magpapaunawa sa atin. So, yeah. Babasahin po natin ang tekstong batayan. Of course, galing po ito sa lectionary natin sa linggong ito. Ito po ay mula sa Ebanghelyo ni Mateo, chapter 25, verses 14 to 30. Excuse me. Very familiar po ito. Alam niyo kung ano yan? Kung anong teksto yan? Buksan niyo lang Bible niyo kung may Bible kayo. Okay. Pero yung mga kayang bumasa at malamang tayong lahat yun, ay inaanyayahan kung sabayan niyo ako dyan out loud. Basahin niyo yung salita ng Diyos out loud sa loob ng inyong mga tahanan. Okay. Sabi daw dito, ang paghari ng Diyos ay maitutulad sa isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng 10 ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000, ang isa na may 2,000, at ang isa pa ay 1,000. Pagtapos nito siya ay umalis. Kumilos agad ang tumanggap ng 5,000 at ipinangalakal iyon. Kumita siya ng 5,000. Gayon din naman, ang tumanggap ng 2,000 ay kumita pa ng 2,000. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 ay humukay sa lupa at itinago ang 10 ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang iyon at sila'y pinag-ulat. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 at sinabi, Panginoon, ito po ang 5,000 na iniwan niyo sa akin. Heto naman po ang 5,000 na tinugo nito. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, makihati ka sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Lumapit din at tumanggap ng 2,000 at sabi, Panginoon, ito po ang iniwan niyo sa akin 2,000. Heto naman po ang 2,000 na tinugo nito.
sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't papamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kadalakan. Lumapit naman at tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi, alam ko pong kayo'y mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi ninyo itinanim at inaani ninyo ang hindi ninyo inihasik. Natakot po ako kaya ibinaon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Heto na po ang salaping iniwanan ninyo sa akin. Sumagot ang kanyang Panginoon, masama at tamad na lingkod. Alam mo palang pinipitas ko ang bunga na hindi ko tanim at inaani ko ang hindi ko inihasik. Sampun libong salaping ginto, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukuni pa. Itapon nyo sa kadiliman sa labas ang walang silbing taong yan. Dooy magnanangi siya at magnangalit ang kanyang mga nipin. At tayo po ay pinagpala na sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Diyos. Truth Keeper. Naalala po ba ninyo yung mga sermon titles natin sa mga nagdaang linggo? Diba? Yan. So, sa araw na to, Stewardship Emphasis Month pa rin po, mga kapatid. Okay, alam niyo yan. November, Stewardship Emphasis Month. Nag-agree po ba kayo? Naalala po ba ninyo na pagka November, Stewardship Emphasis, ibig sabihin nito, tinuturuan tayo maging mabuting tagapangalaga. Yun ang steward. Mabuting katiwala. Yan. So, pag Stewardship Emphasis Month, ano ang nangyayari dyan, di ba? Kung pagiging mabuting katiwala ang pag-uusapan, syempre, maraming halimbawa po ang Bible dyan. Okay? At isa na nga po sa madalas na ginagamit na teksto sa panahon na ito ay ang tekstong nagmula nga sa ating New Testament lectionary na binasa from Matthew, right? So kapag ka nga Stewardship Emphasis Month, lagi yan, parable yan. Very familiar. Sabi natin, ano ba yung binasa natin kanina? Sabi natin, napaka-familiar ng teksto na ito. At kung minsan po ang hirap na mag-sermon, gamit itong text because it's very familiar. At hindi nga pa ako nagkakamali, lang ulit na natin narinig tong sermon na to, di ba? Na sermon din to ni Ate Esther, I think, one time. At ano nga po ba yung pamagat na itong Matthew 25? What is that parable about? Parable of the? Yeah, talents. May nakita ako nag-inassess. Parable of the talents. Okay, sabi natin, it's about the parable of the talents. At sabi natin, oo nga, napaka-familiar. Parable of the talents. Ngunit, kung gano'n na nga po tayo ka-familiar sa text na to, ito yung challenge ko sa inyo ngayon. Alam po ba ninyo na sa totoo lang, iba't iba po talaga yung title ng kwentong yan? Okay, iba't iba pala yan. Hindi pala yan parable of the talents lang. Okay, sa King James Version na sinasabi natin na isa sa pinakaluma na versions ng Bible, yan pong kwento na yan ay walang title. Development na lang na naglalagay na sila ng pamagat. So sa King James Version, wala pong title yan. Yung ilang mga versions, kagaya po ng Good News Translation, yan, sabi ko sa King James, wala yan title. Pero sa Good News Translation po, ang title na itong parable na to ay The Parable of the Three Servants. Noon. At yung magandang balita, Biblia, kung saan ko kinukuha po yung ating version ng mga scripture, binigyan po yan ng pamagat na ang talinhaga tungkol sa tatlong alipin. So parang nag-a-agree tayo dito sa Good News Translation. It was a story about the three servants. Kasi yun din ang sabi ng contemporary English version, na ang kwento daw na yan, it's a story about three servants. So nakikita niya na from a parable of the talents, sa ibang mga versions, sinasabi nila hindi tungkol to dun sa tatlong katiwala, hindi to tungkol dun sa alipin. Tama, alipin. Pero ang sabi ng NIV, okay,
Pero ito muna, bago NIV, alam niyo ba sa The Message? Kung anong title ng The Message na sa parable na yan? Story about investments. Sabi niya, hello, hindi yan tungkol dun sa tatlong mama. Tungkol yan sa investment. Okay? At para nag-agree yung NIV, NIV marami po tayo, maraming sa atin gumagamit ng NIV, ito yung pinaka maraming English versions kapag bumibili kayo sa PCBS o ng Bible, NIV yan usually. Ang title niya dyan ay The Parable of the Bags of Gold. Na parang may connect dito sa isa na to, sa The Message, story about investment. Kasi bags of gold na ini-invest, something like that, no? So hindi siya tungkol sa servant, it is something about gold that we should invest, okay? Pero sa ibang versions nga po, kagaya ng English Standard Version, New American Standard Bible, yung Revised o yung New King James Version, sila na yung nagbigay ng title na The Parable of the Talents na mas kilala natin. Okay? So, sila pala yung sinunda natin kapag tinatawag natin to na The Parable of the Talents. Sa matalang kung Tagalog Bible yun, ang tawag natin dito ay talinaga tungkol sa tatlong alipin. Pero kung talents mismo yung word, galing yan dito sa mga versions na to. Okay. Pero tandaan natin mga kapatid, ito lang. Kailangan natin tandaan po ito na kahit na nga po parang naging iba na yung title nila dun sa mga previous titles compared to the other versions of the Bible, tandaan po natin na hindi sila lumayo sa totoong kwento. Dahil yung talent na tinutukoy nila, hindi naman po talaga yung talent na naiisip natin. You know, yung mga bagay kung saan magaling yung ilan sa atin. Kagaya nung pagsaya, pagkanta, pagtula, o kaya panluloko sa kapwa, panghuhusga, yun, hindi yun tungkol dun sa mga ganong talento, okay? Ang talento po na minimension dito ay ang salapi, okay? May tawag sila dun eh. May talent na ang katumbas niyan ay 6,000 dinari. Ito, mahirap intindihin to kasi ang layo na nito, hindi to madaling i-translate sa current amount talaga kasi nag-fluctuate din naman talaga ang conversion ng pera. Ang isang denarius po nung panahon na yun ay daily wage nila. So, ang isang denario, ang isang talent, 6,000 denari, yan, ito oh, ito ang talent. Malabo kasi yung nakita ang picture. Pero just to cut the long story short, alam ko naman pag number, inaantok tayo dyan. Alam niyo po ba na yung ang isang talent ay na equivalent siya sa 20 years worth of wage. So, kwentayin nyo, magkano yung halaga ng 20 years na sweldo ninyo? Yun ang katumbas ng isang talent. Okay, gets nyo na? Kaya, dun sa unang binigyan, yung 5 talents, magkano yun? So, ang ibig sabihin pala na yung 5 talents na yun ay nangangahulugan ng 100 taon worth ng kanilang sweldo. So, that's what they're talking about. That is the parable of the talent. Kahit talent yung sinasabi natin, pera pa rin po talaga yun. Okay? So, maliwanag. Pera, literal, yung pinag-uusapan nila. Sabi po ng post ng isa nating kapatid, and I miss her, sabi na isang kapatid, di ba? Okay? Tandaan natin na, sabi ko nga, nililino ko lang. Tandaan niya yung talent, ha? Hindi yun yung talent na alam natin. Hindi yun yung hindi talent yun. Okay? So, sabi ko nga, sabi ng post ng isa nating kapatid, na-shook ako dito. Nag-agree naman ako. Sabi daw, basa tayo lahat. The first important step to knowing more is to accept that you do not know everything. Ang unang hakbang para matuto ka ng mas marami pa ay tanggapin mo na hindi mo alam lahat-lahat ng bagay. Nag-agree ba kayo doon? Nag-agree kayo doon kasi it's another way of saying na parang kung sisidlan ka, kung lalagyan ka pa ng tubig, hindi na matuturuan o masasalinan ang taong puno na. So, kung feeling natin, punong-puno na tayo ng kaalaman, all-knowing na tayo and everything else, alam na natin lahat ng kwento na to ng Bible at kung ano ibig sabihin yan, patayin nyo na yun, nag-access na kayo ng internet. Demetro po ang internet namin yun. Kung hindi na tayo magpapaturo at puno na tayo, sayang lang, di ba? So, kung kaya't sa umagang ito, mga kapatid, inaanyayahan ko kayong tanggapin natin na hindi pa natin alaman lahat ng bagay tungkol sa kwentong ito at hayaan natin na punuin tayo ng Panginoon ng panibago, sariwa, at mapanghamong katotohanan at mensahe mula sa Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon, we really need your message right now. So, speak to us mightily, Lord. Speak to us mightily. In the mighty name of Jesus. Amen. Ang akin pong pamagat
kagaya na sinabi ko kanina, ay truth keeper. I was trying to make a series of sermons here. Nahirapan lang ako kasi hindi po akong pumipili ng teksto, kundi ang lectionary ang nagbibigay sa atin. So, context po muna tayo. Context. Ano ibig sabihin ng context? Saan natin matatagpuan itong kwento na to dito sa ating Biblia? Itong talinhaga ng Parable of the Talents, the story of the three servants, the story of investment, bags of gold. Saan natin makikita yan? Siyempre, kung bukasin niyo yung Bible yan, malalaman ninyo that that parable comes after the parable of the 10 virgins. Okay? Na siyempre, tinake na rin natin sa midweek natin yan. Alam na natin yung lesson dyan. Sabi ng Lord, hello, ang kingdom of God, para yan yung mga virgins na naghihintay, di ba? Sa kanila, na-discern yung mga magaganap in the future, kaya naghanda sila, yung iba, nagtulog-tulugan lang dyan. And so, nung dumating na talaga yung groom, iwan yung mga foolish brides. Yun yung sabi natin kanina. That was very clear. Yun ang message ng Lord. Ngunit, mayroon pong ibang mensahe pa ang Panginoon. Hindi siya natapos doon sa pagde-describe kung ano ba yung magiging kingdom of God. Hindi lang yung darating yung groom, maiiwan yung mga susunga-sunga, sasama yung mga natuto, naghanda, di ba? Hindi lang po tungkol doon ang pinapaliwanag pa ng Panginoon, okay? Muli, gumamit ang Panginoong Jesus ng isa pang talinhaga to make his point clear. Sabi niya, teka lang, baka hindi ninyo gets yung sinasabi ko ngayon dito na magpakatalino kayo, huwag kayong tutulog-tulog sa kangkungan dyan. Baka hindi ninyo nagigets itong mga pinagsasabi ko, kaya teka lang, isa pa, magtatalinhaga pa ulit ako. Okay? Kaya nga, ang opening words po sa English version natin, lalo na sa NIV, yan, sabi natin yan yung parable of the 10 virgins, ito ang opening words ng parable na ito. Again, it will be like a, okay? Anong ibig sabihin ng again? Ulit, muli, isa pa. Diba? Again, isa pa ang chicken joy. Ulit. Sabi niya. So, hindi pa nag-change topic ang ating Panginoong Jesus. He was still there explaining the point na ito ang kingdom of God. Okay? Alam po ba ninyo na kapag yung mga nakaraang kaalaman nga ang gagamitin natin, pagbabasihin natin, at maging yung mga commentaries online, yung mga interpretation sa parable na ito, maaalala natin na yung parable na ito talaga nagre-remind sa atin na sa Panginoon galing ang lahat ng tanga natin. Agree? Oo naman. Na dapat ini-invest natin ito, ginagamit natin ito, palaguhin natin ito para sa Panginoon. Tama naman. Agree? Diba? Kapag ito yung naaalala natin, at sabi nga daw, siyempre, alam na natin kung ano yung mangyayari. Pag hindi mo sinunod yan, mapaparusahan ka. Ito yung mga interpretations, popular interpretations dito sa scripture na to. Talagang naniniwala ako, mga kapatid, na totoo ang mga bagay na yun. Kailangan natin talagang patubuin, palaguhin ng husto yung mga pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Amen naman kayo dyan. Umamin naman tayo. Binibigyan tayo nito ng mindset or basis talaga na kailangan nating palaguhin ang palaguhin yung mga bagay na hawak natin o in-entrust sa atin. Tama yun, okay? In reality, sa totoong buhay, ganun din talaga ang mindset ng isang normal na tao. Ah. Normal, ibig sabihin hindi tamad. Na kapag binigyan ka ng tungkulin, ng trabaho, pinagyayaman mo yan, pinagtatrabaho mo yan. Kaya nga po sa mga trabaho, ano pang inaasahan sa mga empleyado? Siyempre, tumulong ka sa pagkita ng kumpanya, di ba? Para saan ka pa kung pabigat ka dyan, pagka nga naglo-loss revenue, tinatanggal ka, di ba? Pag nag-loss revenue dahil sa'yo, dahil ang trabaho mo talaga, palaguhin ang kumpanya. Yun ang mindset natin. Yun talaga ang ine-expect sa atin, mga kapatid. And in the same manner, kahit spiritually pa, kaya nating spiritualize yan. Pag binigyan ka ng talento ng Panginoon, pagyamanin mo yan, gamitin mo yan sa Lord, oo naman! Dapat lang! Yan po talaga ang katotohanan. Ngunit ang realidad po, mga kapatid, hindi tungkol dyan ang talinhagang ito. Hindi tungkol dyan ang talinhagang ito. Marami pong text para dyan. Gusto nyo, simulan na natin. Nasa mga aklat po ni Paul yan. Pwede tayo magbukas dyan, pag-uusapan natin tungkol yan. Kung paano gamitin ang mga gifts ng Holy Spirit sa'yo, kung paano mo pagyayama, and all those things. But let me tell you now, just particularly now, that this parable is not one of those. Kaya kung magiging mabuting katiwala kayo sa pagyayaman ng mga talento ninyo, huwag nyo nang gamitin ito. Although it's tempting, parable of the talents, no, it's not. Okay? Mga kapatid, tunay na ipinapanalangin ko na sana maging bukas tayo sa pagtuturo ng Diyos para yung isang kilalang-kilala na nating talinhaga ay magawa pa rin magbigay ng bagong mensahe sa atin na napakahiwaga. Okay? Una-una, o tanap, aral na tayo agad.
Just to prove our point. Unang-una mga kapatid, pansinin natin itong mga salitang ito. Verse 14. Sabi daw, sa verse 14, hindi ko na po nasusundan yung aking PowerPoint. Mahirap mag-ganan ng screen tsaka ng laptop. Yan o, tingnan nyo kanina pa ako. Okay. Yan. Sabi daw, basa po, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang taong naglalakbay. Yun ang intro niya. So, tinuturoan ko kayo ngayon. Eto ngayon na ang paghahari ng Diyos, yung kingdom of God, sabi ni Jesus, kagaya yan sa isang taong maglalakbay. Okay. Maliwanag. Matutulad sa taong maglalakbay. Ang question ko sa inyo, sino ang nire-represent ng taong naglalakbay na ito? Sino yan? Sino to? Maraming nagsasabi. Yan, may isasagot. Sige nga po, pakisagot nga po ako. Hindi, parang napindot lang. Kala, na-excite pa naman ako. Kala ko may isasagot sa akin. Feeling ko midweek. O feeling ko Sunday school. Maraming nagsasabi, mga kapatid, na pag sinagot nila itong tanong na to, ang Panginoon daw yan. Amen? Amen? Sabi nila na yan daw, ang Panginoon daw talaga yan. Okay? Pero papalagan ko to. Minsan ko na to naturo, pero papalagan ko to sa maraming dahilan. Bibigyan ko kayo ng clue. Una, ang naglalakbay daw po, ang tao. Ito, maitutulad sa tao na naglalakbay. Meaning, tinutulad siya sa isang taong naglalakbay. Dito po, makakakuha na tayo ng malaking clue. Naniniwala ako, ewan ko kung di kayo naniniwala dito, na God does not go on a journey. Hindi naglalakbay ang Panginoon, mga kapatid. Ang mga tao, ang siyang naglalakbay. Amen? Bakit? Bakit ko sinasabing hindi naglalakbay ang Panginoon? Dahil, hindi kailangan mag-journey ng Panginoon dahil nasa nakaraan na siya, nasa kasalukuyan, nasa hinaharap, all at the same time. Okay? Hindi niya aalamin kung ano pang meron sa bukas, andun na siya. Hindi siya bounded by time. Ang Diyos na pinaglilingkuran at pinaniniwalaan natin is a God who is not bound by space and time. Naintindihan niyo po ba yun? Hindi siya nakakulong sa oras. Hindi niya kailangan maglakbay para marating niya ang isang oras o isang sitwasyon. Andun na siya. So, hindi niya kailangan maglakbay. Ngunit kung gusto niyang gawin ito, ito naman yun. Kung gusto niyang maglakbay, magagawa niya yun, di ba? At kung gagawin niya man yun, at kung gusto niyang gawin yun, that is because God wants to journey with us. Gets nyo? Hindi kailangan maglakbay ng Panginoon, pero kung maglalakbay siya, dahil gusto niya tayong samahan sa ating paglalakbay. Bumaba pa nga sa lupa eh. Sana paglakbay sa iyo para maturuan ka at magkabayan ka. Okay? At kung babasahin natin yung verse 19, balik tayo sa text, sabi daw, pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang yun at sila'y pinag-ulat. Okay, ito po, pansinin ninyo. Sounds like second coming. Kaya sabi natin, God talaga yun, magbabalik yun. Parang second coming. Agree kayo? Babalik ulit ang Panginoon paglipas ng maraming panahon. Kaya nga sabi natin, yari tayo may second coming. Magbabalik matapos umalis. Pero tingnan po natin ang malaking clue. Sabi sa text, mahabang panahon ang lumipas, nawala ang taong yan. Kaya ngayon po, paano na yung alam natin to? Kung naniniwala tayo si God dito, it's going to be contradicting to what we know na hindi naman umaalis ang Panginoon. God never leaves. He never forsakes us. So kung naniniwala tayo na yung Panginoon to na mahabang panahon na nawala, magkocontradicto dito. Hindi niya tayo iniwan eh. So hindi siya umalis. So malamang hindi siya to. Okay. Okay. Patsinin natin tao kasi sa kanya doon Panginoon. Kaya akala natin, Panginoon na yun. Pero hello, alam natin maraming Panginoon sa paligid. At alam natin tawag din yun sa master, sa amo. Diba they call them master. Sa ibang versions nga po, master yung tawag niya. Hindi Lord, hindi sa atin Panginoon. So malamang, hindi talaga yun ang... Hindi talaga siya Panginoon dito dahil kung Panginoon, Panginoong Diyos ang itatawag sa kanya. So hayaan ninyo mga kapatid na dito tayo mag-start. Ito yung common ground natin.
na hindi ang Panginoon ang taong naglalakbay dito sa kwento kung hindi tayo to. Kasi pagka tinanggap natin na tayo pala tong sinasabi dito na maglalakbay, aalis saglit, maaalis ng mahabang panahon, tapos babalik, tayo pala yung master, marami tayong matututunan dito. So, given the clues, mga kapatid, we have to realize, okay, we have to realize na ito ang tinuturo ng Panginoon about the kingdom of God. Sabi niya sa 10 virgins, magaganap to in the future, pero it is still happening right now habang naglalakbay kayo. Ang kingdom ng God, hindi something na futuristic na mangyayari pag namatay na tayo. Nagahari ang Panginoon kahit nandito pa tayo. At nagahari ito, ang nagahari ang Diyos habang nagaganap ito. So sabi natin sa 10 virgins, darating nga yung future. Now, at kagaya sa kwento, so kung alam na natin na tayo na talaga yung dito, tayo pala yung tao dito na maglalakbay, totoo naman, it follows na tayo din naman mga tao, marunong tayong mag-entrust, diba? Kagaya ng ginawa ng master na nag-entrust siya ng 3 bags of gold, 5 bags of gold, 2 bags of gold, and 1 bag of gold to his servants, diba? Tayo din, kaya din natin mag-entrust ng task sa iba. It's like designating or delegating. We call it that way. Walang masama dun. Hindi masama mag-entrust. Okay? Tama din po yun. So, pansinin natin mga kapatid, ang kwento kasi dito, pagkalipas ng mahabang panahon daw, okay, may ipapakitang character dito ang Panginoon tungkol sa tao. So kung tayo pala yun, eto ngayon, ng mahabang panahon na, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang yun at sila'y pinag-ulat, formal meeting, business report, wala man lang talagang sabi, hindi naman talaga sinabing nagkamustahan pa sila, pagtapos sila matagal na hindi nakita, wala council meeting agad yun. So after a long time, with seemingly no communication, at sa takbo din ng usapan, malino po na ulat lang talaga ang inaasahan nitong taong to, nitong manlalakbay na to mula sa kanyang mga tauhan. It was just after about the income o yung kung ano ba na nangyari doon sa kanyang pera. So sabi daw, paglapit daw ng unang lingkod, balik na tayo sa kwento. Ito, picture ang linaw na. Yan daw, mga kapatid, tingnan nyo. Ang tawag ko po dyan sa unang servant na yan ay the favorite. Inibigyan ko ng mga pangalan niya. Si the favorite yan. Bakit the favorite? Bakit kaya the favorite? Kasi po, siya yung pinagkakatiwalaan netong master na to. Agree? Diba? Alam nyo, sinabi na natin kanina, yung 5 bags of gold na hawak niya na yan, it is equivalent to 100 years of his sweldo. Ganun kalaki ang pera na hawak niya yan. So, sabi daw, itong tumanggap na ito, agad-agad, bumalik siya doon sa Panginoon, nag-report siya, pagbalik nga after a long time. Anong sabi, basahin natin, lumapit na tumanggap na 5,000, di ba? At sabi niya, Panginoon, ito na yung 5,000 salaping ginto na iniwan niya sa akin. Kumita yan, doble. Ito din yung 5,000 salaping ginto na tinubo niya ito. Sabi sa kanya ng Panginoon, alam na natin yung magaling, tapat at mabuting lingkod, dali ka, makihati ka sa akin, yadidadida, alam na natin yan. Alam nyo, hindi natin alam, sa totoo lang mga kapatid, hindi natin alam kung ano yung ginawa na itong favorite servant na to para madoble niya ng ganun kalaki yung pina-invest sa kanya. Ano kaya ninegosyo niya, no? Dumoble yung 100 worth ng trabaho mo, 100 years worth ng salary mo, ano ginawa mong investment for you to earn that much. Pero kung paano niya man ginawa yun, ang sabi, mahabang panahon naman. Habang panahon din yun, di ba? Paglipas na mahabang panahon. At yun ang panahon na ginugol niya para kitain niya itong ibinabalik niya sa amo niya. All the while we believe din, mga kapatid, na napakabuti ng Panginoon niyang to. Siyempre, tingnan nyo, anong response sa kanya? Magaling! Tapat at mabuting likot. Sometimes we need those kind of encouragement from our bosses, from our parents, from our friends, di ba? Oo naman, di ba? At syempre, dapat lang na ma-appreciate niya yung kanyang servant kasi nga, dinoble neto yung kanyang investment, right? Akala ko nga po, sasabihin neto, no, di ba, pag magaling, tapat at mabuting lingkod, halika, makihati ka sa iyong tinubo. Hindi. Halika, makihati ka sa
Walang komisyon. Okay, ang ihahati sa kanya ang kagalakan. Wala na siyang ibang aasahan. Okay, maging happy ka na happy ako, yun lang yun. Okay? At para sa amo niya, yun dapat yung nagmamatter na masaya ka pag masaya ako, 'di ba? May mga amo tayong ganoon eh. Wala mang pakialam, tinatanong okay ka lang ba diyan? Hindi. Dapat happy ka na pag happy ako, 'di ba? Lagi kaya tayo nagbi-meet, lagi tayo ng evaluation, lagi talaga tayo nagbi-meet ng mga standard at expectations sa atin, 'di ba? Okay. So, pansinin natin na mukhang binigyan din naman siya ng reward. Grabe naman ako. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kita. Kaunti lang halaga yun para doon sa amo niya. Kaya gagawin siyang tagapamahala ng malaking halaga. Mga kapatid, hindi ko alam kung dapat siyang matuwa sa promotion na yan. Sa tagal niya naglingkod sa amo na to, di ba? Sa tagal niyang naglingkod sa amo na ito. Paglipas ng maraming taon, hindi pa rin pala siya pagre-retiruhin nito. Ang laki na ng kinita sa kanya. Walang retirement. Malamang matanda na, tumabong pa noon, di ba? Anong sabi? Alam mo, magpapahinga ka. Hindi, eto pa. Mahusay ka eh, no? Dagdagan ko pa yan, mas malaki pa. Maliit lang yung 100 worth ng sweldo. 100 taong halaga ng sweldo mo. Maliit pa yun, dadagdagan ko pa yan. So, iyan. At eto, meron ako sinulat dito. Hindi pa rin siya pinag-retiro ng kanyang amo. Gustong-gusto siya dahil may pakinabang siya sa kanya. Pero siya, ang tanong ko, may pakinabang ba siya sa pinagpagalan niya? Diba? Habang panahon, pinakinabangan siya, pero siya may pakinabang pa siya. And you know what, mga kapatid? This is the present reality in our face. Ganito ang ginagawa sa atin ng mundo ngayon. Na kapag pinaglingkuran natin ang amo na puro tubo at kita lang, profit lang, business as usual, di ba narinig niyo yung sinabi ni Gina Lopez? Pag puro ganito lamang, hindi na tayo makakalaya. We will just go on and on and on in that cycle of slavery. Ang ending, yung iba, ang yaman, patuloy na nag-uumapaw. Yung mga trabahador, yung mga mahihirap, mahirap hanggang pumanaw. Nag-agree kayo doon? Pag hindi natin, nabago talaga yan, yan lang. Talaga naman totoo yun. Yung mayaman, tapos yung mga mahirap, pahirap lang ng pahirap. Cycle of slavery. Kilala po ba ninyo kung sino yung second na nag-report? Ang binigay kong title dyan, ito yung hindi masyadong pinagkakatiwalaan ni Master. Medyo wala pang napuproof to dun sa amo ni, alam mo, ang newbie to. Kaya ang sabi sa kanya, yung isa pinagkatiwalaan ng 5 talents, pero ito, 2 lang. Maliit na halaga lang, huwag niyo sabihin, hindi, baka yun na lang yung pera nung master, grabe ka naman, minatabayanin. Dami pera nun, sabi nung master, maliit na halaga lang sa kanya yung 5 talents eh. Ba't dito, 2 lang? Eh kung investor ka talaga eh, di itodo mo na yan, di ba? Pero hindi, 2 lang. Kasi hanggang dun lang ang credit limit ng tiwala sa kanya ng amo niya. Okay? Pero alam mo ba, mga kapatid, alam niyo ba, na kahit na walang tiwala sa inyong amo ninyo at maliit ang pagtingin sa inyo, ang sa totoo lang, di naman nagbabago yung inaasahan sa inyo. Kahit na minamaliit kayo, inaasahan sa inyo, kumita pa rin kayo para sa kumpanya ninyo. Di naman, oh, eto, boboto, sige, eto lang ang output mo ngayon. Di naman ganun, di ba? Yung binibigay na standard para dun sa mga mahuhusay na trabador at dun sa mga nangangapapa. Okay? So, ang sabi daw sa kwento, alam na natin yan, lumapit, yung may 2,000 salaping ginto. Sabi, Panginoon, ito na iniwan mo sa akin, 2,000 salaping ginto. O heto naman, dinoble ka din, 2,000 salaping ginto ang tinubo nito. Okay? Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling! Tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga. Kaya, oy, alams na, pamamahalain kita sa malaking halaga. Yan na. Nagkaroon na ng trust sa kanya. Dati kasi wala akong tiwala sa'yo, parang ano ka lang, wala akong kwentang tao. Pero eto, napatunayan mo. Kaya, kagaya mo, ngayon ang isa, makihati ka sa tubo. Ay, kagalakan pala. Okay? So, tapos na tayo doon sa 2. Dinoble din ng taong ito yung tinuhunan sa kanya. Bakit lugaw? Ah! Tubong lugaw, gusto niya daw yun, doble kita. Tinda kayo ng lugaw. Pero mahal nang bilihin ngayon, hindi pa rin kayo dadoble dyan. Dinoble din ng taong ito yung pinuhunan sa kanya at doon lang sa kanya nagalingan ang kanyang amo dahil goals achieved siya, level unlocked, 'di ba?
At tulad ng unang lingkod, pagtapos niya din gumugol ng maraming panahon to prove his worth, pagpapahingayin ba siya? Hindi. Dahil, pre-remote din siya. Tinaasan yung credit limit niya. Diba? Binigyan siya ng mas marami. At, yun na. Reality, mga kapatid, ganito din ang nangyayari sa mundo. Di tayo magiging tanggap-tanggap kung hindi natin na-meet ang mga expectations. Diba? Lalo na kung hindi tayo napapakinabangan. Realidad yan. Kung hindi man natin nararanasan yan, baka ganyan ang ginagawa natin sa ating kapwa. Okay? Kung hindi natin napansin, mga kapatid, ganun din yung mga nagaganap sa marami sa atin. We like, we prefer, we celebrate with those na may pakinabang sa atin. Gagri kayo? Paano nga ba natin talaga binavalue? Paano nga ba talaga natin binavalue ang mga tao? Paano ba natin talaga sila pinapahalagahan? Nakabase ba ito sa kanilang pakinabang? Sabi nga natin ito at totoo to. Doon lang talaga natin malalaman kung sino yung tunay na nagmamahal sa atin. Pakinggan ninyo ito mabuti. Huwag na kayong magtanong kay Mr. Love o anuman. Malalaman talaga natin kung sino yung tunay na nagmamahal sa atin na kahit mawalan pa tayo ng pakinabang, hindi nagbabago ang trato nila sa atin. Nag-agree kayo doon? Yun lang yung mga taong tutong nagmamahal sa atin na kahit nawala na tayong pakinabang, mahal pa rin nila tayo. Agree! Na-affirm kayo ng Lord, okay? At syempre, ang pagtrato ng mabuti sa kapwa, ginagawa habang buhay pa sila, hindi kapag wala na. Sabi sa kwentong ito, yung pangutlong lingkod na ito, sabi daw, nasa na ako? Ito na. Ito na, punta tayo dito. Lumapit na yung pangatlong lingkod. Alam na natin yung kwento. Sabi niya, alam ko! Alam ko! Sabi niya, mahigpit ka. Pinipitas mo yung bunga na hindi mo tinanim. Inaani mo yung hindi may nahasil. Sabi niya, alam ko. Pansinin natin, mga kapatid, itong pangatlong to. All our lives, sabi natin, ito yung tamad. Sabi natin, ito yung walang kwenta. Eh, hello, hindi naman sinabi ni Jesus na tamad at walang kwenta yan eh. Sabi yun nung amo niya. Gets nyo? Sa Bible, ang kwento, sa parable, yun ang sabi ng amo niya. Pero hindi sinabi ni Jesus, eto na yung tamad. Okay? Hindi ko po alam kung may nabasa na kayo something like this. But allow me to give my personal commentaries on this parable. Bitawan po muna natin yung dating pagtingin natin sa tamad na to. Dahil alam po ba ninyo na sa lahat, siya lang po ang may audacity, lakas ng loob na sabihin ang katotohanan. Sa lahat, among the three servants in the story, this servant was the only one who had the courage to tell the truth. Ulit, siya lang yung may tapang na sabihin ang katotohanan. Mga kapatid, totoo po lahat ng sinasabi niya. Mag-agree po kayo sa akin. Ang taong ito, ang master, ang Panginoon, ang manlalakbay, ang nagtitiwala ng pera sa kanyang mga tauhan, ang siyang tanging may karapatan na magpatunay kung totoo ba talaga ang mga paratang na ito sa kanya. Agree? Sino pwede mag-deny na mali ito? Siyempre yung master na pinagbibintangan niya sa korte. Oh, were your word against my word? Lalaban ako dyan kung hindi totoo yan. Tayong dalawa nakakaalam dyan kasi sabi mo, alam mo eh. Teka, siya lang makakapagpatunay kung tama ba pinagsasasabi na itong akala nating tamad na to. Bakit? Ang sabi niya, nung sumagot siya, imbis na pala pabulaanan niya ang paratang sa kanya, etong sabi niya, masama! Tamad! May sinabi ba, sinungaling! Sabi niya ba, hindi totoo yan! May sinabi ganun?
sa English yan, you wicked and lazy servant. Yan, sa English. Sabi ni Master, wicked at tamad ang servant na ito. Well, totoo naman po talaga na may mga tao sa mundo na masama at tamad ang tingin sa mga taong hindi nila napagkakakitaan. Diba? Tinatawag na tamad yung mga magsasaka, mga evil, yung mga mahihirap. Masasabihan sila ng tamad, o ikaw mino, o masama, pero hindi mo sila pwedeng sabihang sinungaling sila. The Master said, you're wicked and lazy, but he cannot say that they were lying. In short, mismo ang amo na ito ang umamin na talagang inaani niya, hindi niya itinanim. Kaya nga po, lalong tumitibay ang ebidensya natin ngayon na hindi ang Panginoong Diyos ang nire-represent ng manlalakbay na to. Kasi alam naman nating lahat na lahat ng mabubuting bagay, ang Panginoon lamang ang naghasik at may karapatan siyang anihin yun anytime he wants to. Bakit? Alam mo palang di ako nagtanim. Eh, sino nagtanim yan? Diba? Inaanig yung mga hindi ko tinanim. Eh, hindi ko Diyos yan. Dahil yung Diyos ko siya nagtanim nun at may karapatan siyang umanin nun. Right? And again, the truth is, sa kwento, sa ang pangatlong lingkod na ito, ang nagsasabi dito ng totoo. I hope that I was able to convince you with that. Pero alam natin ang ending kasi he was sent to hell. Yun lang. Di ba alam na natin yung kwento na ito? He was sent to hell! Ito ginawa dyan eh. Kung nagsasabi ito ng totoo, bakit pinarosahan yan? Oh, he must be bad according to the theory na pag masama ka, pinarurusan ka, pag sumusunod ka, pinagpapala ka. Diba? Well, that's another topic. Why do good things happen to bad people? And that's another thing. Pero ang totoo pong, pero ito kasi yung totoo. Reality tayo. Totoo po kasi napaparusahan yung mga tao na sa kabila ng pagsasabi lamang o pag alam nila ng totoo, okay? Napaparusahan ang mga tao na sa kabila ng alam nilang katotohanan, eh, wala silang ginagawa. Ito yung problema kasi ng lingkod na ito. Okay? He was so courageous in telling the truth. Tapang magsalita nito. Kailala ka. But he was so afraid of telling the truth. Nung sabi niya, eh, natakot ako eh. Comedy doc. Kailala ka. Action star na. Alam ko kung anong ginagawa ko. Masama. Pero natakot din ako eh. Kaya ang ginawa ko, binaon ko na lang sa lupa yung pera mo. Di mo ako pakikinabangan dito. Diba? Kaya binaon ko. He knew the truth, sabi natin. Pero wala. Wala siyang planong gawin about that. You know? Doesn't have any plan. Marami sa atin yung ganito ngayon. Marami tayong alam na katotohanan. Kilala natin kung sino yung masasama. Pero ang totoo, wala naman tayong tapang para gumawa ng paraan para hindi na lumaganap yung kasamaan. O sama-sama nun! O sama-sama nun! Anong ginagawa mo? Kaya nga tawang-tawa ako. O teka, may contribution ba kayo? Anong ginawa mo? Diba? Alam niyang masamang tao yung amo niya. Eto yun eh. Alam mo masamang tao o amo mo, ikaw lang nakakalam sa inyong tatlo. Pero hindi mo winarningan yung mga aliping katabi mo. Diba? Para saan pa yung alam mong totoo yan? Na masama yung amo mo kung wala naman palang matutulong yan para mahinto yung kasamaan. Ano yun? Torture lang? Bumbuhay mo. Alam ko yung totoo masama talaga yung amo ko. Pero ano ginagawa mo? Wala. Patorture ka lang. At alam po ba ninyo kung anong ginagawa sa mga taong ito? Sa mga taong ganun? Okay, talaga pinarurusahan ko yan mga kapatid. Kasi ang ginawa sa alipin na to na matagal na nating alam sa kwento, pinatapon to sa kanilang amo sa kadiliman kung saan daw po nagnanangis ang kanyang ngipin at magnangalit. Kanyang mga alam na natin yun. Diba? It sounds like hell. Does it? Ganito ka din kasi yung mga description ni Lord Zell eh. It sounds like hell, yes. Nagpapakita din kasi talaga yun ang katotohanan mga kapatid na kahit tayo mga tao, kaya nating ilagay o ipadala sa impyerno ang buhay ng mga ibang tao. That's the reality. Na kahit tao lang tayo, we can make other people feel like hell. They're living in hell. Diba? Maraming paraan.
Maraming paraan kung paano nyo gagawin yung buhay impyerno ng ibang tao. Pero ito, subok na paraan. Tratuhin nyo na wala silang kwentang nilalang. Yan. Tratuhin ninyo na paramdam nyo talaga na wala silang pakinabang. Yan. Yung isang tao, kahit di pa nakakarating sa impyerno, pero nabubuhay yan na ganun yung pakiramdam niya that I am worthless. Makakatikim talaga ng impyerno sa lupa yan, and we are capable of doing that, I'm telling you. Mga kapatid, napakaliwanag ng paalala ng Panginoon simula pa sa nagdaang linggo. Sabi natin, hello. Kaya pala, pinipilit kong river keeper yun. Sabi natin, pwede ba, pakigawa na nga lang yung mga pinagsasabi ninyo. Tatawid na lang kayo. Hawak-hawak ko na yung ilog. Diba? Sabi natin, hindi lang din kayo dapat promise ng promise. Dapat tinutupad ninyo yung mga pangako ninyo. At hindi lang tayo dapat nagsasalita ng katotohanan, mga kapatid. Tayo mga Kristiyano, kung hindi, dapat marunong din tayo mag-keep ng katotohanan na alam natin. Keeper means hindi sa paraan na kagaya na sa kwento. Kinip niya, binuon niya, tinago niya. O kinip lang natin sa sarili natin yung alam natin. Alam natin yung katotohanan, pero atin lang yun. Diba? Kung hindi ang kahulugan ng keeper, alam niya naman yan, ay magiging tagapag-ingat, steward. Paano mo iniingatan ang katotohanan? Yan ang magandang tanong. Paano may iniingatan ng katotohanan? Siyempre, dapat kung talagang iniingatan natin yung mga katotohanan na nalalaman natin, dapat hindi tayo takot na gawin yung dapat natin gawin. Pahintuin yung mga mali, gumawa ng tama, dapat hindi lang tayo magagaling na magsasalita ng mga katotohanan kung hindi magagaling din tayo sa pagsasapamuhay ng mga ito. Dahil ang totoo, pinarurusahan din po ang mga taong, di ba, sabi nga yan ng Lord eh. Mas mananagot ka pag may alam ka na. Marami nang nalalaman to mga bata. Mas marami kang pananagutan pag marami kang alam at alam mo kung ano yung totoo. Pero kung hindi mo gagawin yan, yes, you will be punished. Dahil ang totoo, mawawalan tayo ng silbi, di ba? Gaya ng reflection din naman ng maraming mga pastor at mga theologians dito na kapag hindi natin talaga pinagyaman yung mga talentong yan, talaga maparurusahan tayo. Pero hindi dahil sa hindi tayo gumamit ng talents natin, di ba? Hindi yung tungkol doon. Kung hindi dahil sa tagal na panahon na alam natin ang totoo, hindi rin naman natin napahinto ang mga masasamang nagaganap sa mundo. In short, pinarurusahan po ang mga taong sinasawalang bahala ang katotohanan. At ang masakit na katotohanan po, mga kapatid, itong masakit na katotohanan, pagtapos naman po talagang parusahan ang isang walang silbing tao na ito, di ba? Anong sabi dito? Pagtapos niyang ipunish, ano sabi ng amo? Kunin niyo sa kanya yung 1,000 salaping ginto na yan, itibigay niyo dun sa may 10,000 salaping ginto. Anong ibig sabihin na ito? Business as usual. After that killing spree sila naman, business as usual. Nais pa rin kumita ng amo at ito po ang motto niya. Ito motto nito eh, ni Master. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Tingnan ninyo mga kapatid kung ganitong uri po ba ng Diyos ang nais ninyong sambahin. Diyos na naninino na kung sino yung meron, yun lang yung binibless. At yung mga naghihirap, yun yung lalong dinudurog pa. Ewan ko sa inyo. But for me, that's not the kind of God I'm worshiping. Diba? Alam ko nirebuke na ni Nathan kay David to eh. Pati, naalala niyo kanto ni David and Nathan? Nire-rebuke ng Lord yung mga gumagawa ng ganyan. Pati dun sa mga kakaunti pa, kukunin mo pa. Kaya mga kapatid, okay. May question ako sa inyo. Matapos natin i-unpack o i-unlock ang talinhagang ito, nawa ay nabatid natin na tayo pala yung binabanggit dito. Tayong lahat to. Nasa mundong ito, habang tayo naglalakbay, talaga, marami sa atin ang mag-aastang mga Panginoon.
Totoo yan. Agree kayo? Habang tayo'y naglalakbay dito sa kaharian ng Diyos sa lupa, marami sa atin ang patuloy na malulugmok at magpapagamit sa mga Panginoong ito. At makukulong na sila doon sa cycle ng slavery na to. Marami din sa atin ang makakaalam ng katotohanan na hindi dapat ganitong nagagawa. Ngunit maaaring kasali tayo doon sa mga taong matatapang magsabi ng totoo, ngunit duwag namang ipaglaban sa pamuhay ito. Diba? Sinabi natin kanina na madalas ginagamit ang talinghagang ito upang patuloy na i-encourage sa mga taong pagyamanin ng anumang bagay na meron sila. Ngunit tandaan natin, mga kapatid, hindi lang yan oras, talento, resources. Hindi lang yan ang mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kung hindi pinagkatiwalaan niya din tayo ng katotohanan, we know the truth now. Kaya ang mahiwagang tanong, ano ngayon? What now that we have understood this parable in this light, in this context? What now? Sabi ng Panginoon sa talinghagang ito, bago ang talinghagang ito sa 10 virgins, kailangan daw tayong laging maging handa. Kailangan daw tayong laging maging handa sa pagbabalik ng Panginoon. Okay, yun ang sabi sa 10 virgins prior to this. Pero sabi ng Lord, pero teka lang. Hindi lang yun ang hihintay nyo. Habang naglalakbay kayo, ganito ang mangyayari sa inyo dito sa mundo. Maaaring maranasan nyo to o gawin ninyo to. Diba? Ang iba, maaari nang maghari-harian. Ang iba, mananatiling alipin. Ang iba, ito na, alam na yung totoo, pero wala namang ginagawa. Muli, ito po ang katotohanan ng alam natin. Darating talaga ang Panginoon. Darating talaga yung panahon na makikipagtagpo talaga tayo sa Panginoon. And in reality, kasama naman talaga natin siya all along. Kung kaya't alam naman natin na napapanood niya lahat ng mga ginagawa natin, maging ang mga desisyon natin, isasama niya daw ng lahat ng mga nakakarinig ng katotohanan, isa sa pamuhay ito, kung saan doon may pagpapalang naghihintay. Ngunit yung mga hindi, hindi ko na rin po ikikwento ang magaganap. Pero kung gusto niyong malaman kung anong magaganap, bibigyan ko kayo ng assignment. Tapusin niyo po ang Matthew 25 sa araw na ito. Huwag kayong matutulog hanggat hindi ninyo nababasa ang Matthew 25 dahil yan po ang application. Yan po ang literal at practical na pwede ninyong gawin para masapamuhay ninyo ang katotohanan. Kasi page 8 na po ako. Alright? And amen. Tayo pong lahat ngayon ay maghanda at tayo po ay dadako na sa ating banal na hapunan. Ihanda po natin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng pag-awit. Hindi ko maisip sa lalang
Tayo po ay pangungunahan ng ating elders Norma at babies sa mga sandaling ito bilang ating communion elders. Patuloy nating alalahanin ang mga habili ng Panginoon at isa po dito yung patuloy natin pakikipagkaisa ang bawat isa sa atin sa pakikisalo sa dulang ng Panginoon. Nais ko pong basahin ang kanyang sa kanyang mga habilin. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso yon at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin." Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, "Ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang huling pagparito. Kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom ng kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili." Pagpalain po tayo sa pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa sandaling ito. Bagamat kami ay magkakalayo, Panginoon, ay patuloy naming binibiyang halaga ang iyong banal na dulang. Basbasan mawa ang Panginoon ang simbolo ng iyong dugo at ng iyong laman na aming pagsasaluhan, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang, naway maging karapat-dapat kami sa pagtanggap ng mga elemento nito. Lahat po ito ay dinadalangin sa iyong pangalan. Amen. Amen. At sa mga sandaling ito po, ating sama-samang pagsaluhan ng mga simbolo na ating inihanda na tanda ng katawan ng ating Panginoong Jesus. Ganon din mga kapatid, pagsaluhan natin ang mga simbolo ng dugo ng ating Panginoon na nabuhos para sa atin. Tayo po ngayon ay manalangin. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat sa kaligtasan na dulot na ito at maging sa patuloy na pag-iingat at paggabay mo sa bawat isa sa amin. Hayaan mo, Panginoon, ang katotohanan na kung gaano mo kami kamahal, Panginoon, ang siyang patuloy na gumabay sa amin, Panginoon, at patuloy na maghimok sa amin na isa pamuhay ang mga katotohanan ito sa aming mundo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon, muli po nating aawitan ang ating Diyos. Thank you.
Ang ganda, no? Thank you po, music team, sa panibagong cover na inyong nagawa. Sabi ko nga kanina sa group chat, na-miss ko sila, si Ate Susan, syempre, pero natutuwa ako na nakakakanta pa rin sila, Ate Irene, at saka syempre si Tita Aida at na kasama na rin si John. Kaya yon, natutuwa ako. Salamat sa Panginoon at binibigyan niya tayo ng mga talento na dapat pinagyayaman talaga natin para sa Panginoon at ginagamit natin para sa Panginoon. That is really what we do about the talents. Okay? Nanalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Tunay, Panginoon, na naranasan talaga namin ang iyong pangungusap sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hindi mo lamang kami kinatagpo para tanggapin ang aming mga papuri, pasasalamat. Alam namin, Lord, dinig mo yung aming mga sama-samang prayers. At alam din namin, Panginoon, na patuloy kang kumikilos sa amin, maging sa mensahe na iyong inihayag sa amin, Panginoon. Hayaan mo na ito talaga yung gumabay sa amin sa mga panahong ito, Panginoon, kung saan kitang-kita namin ang katotohanan na nagaganap sa aming paligid, Panginoon. Tulungan mo kami na maging mga keepers talaga, Panginoon, na bagamat totoo na nagaganap ang mga dilubyo, Panginoon, ngunit mas totoo na mabuti ka. Kaya tulungan mo kami bilang iyong iglesia na isapamuhay ang katotohanan ito upang ang katotohanan mo din ang mahayag sa mundong ito. Panginoon, gagampan kami, maglilingkod kami, at tulad ng sinasabi mo kung paano ba namin gagawin na sumunod sa iyo. Maraming mga tao sa paligid namin na naghihintay ng aming paglingap at pagtulong sa mga sandaling ito. Kaya ito po, Lord, yung dalangin namin na sa amin, pansamantalang pagtatapos ng pananambahan ay patuloy ka naming magawang sambahin sa mga susunod naming gagawin, lalong higit sa pagtulong sa mga nangangailangan at sa pagtulong upang maghilom ang aming bayan. Kaya Panginoon, ipabaan mo po sa amin ang iyong pagpapala, tanggapin mo po ang aming mga dasal. Tanggapin ninyo ngayon, mga kapatid, ang pagpapala na mula sa ating Diyos. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon at ingatan tayo, paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin at mahapag sa atin. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin at bigyan tayo ng kapayapaan mula ngayon hanggang sa buhay na hindi nagwawakas. Amen and amen. So muling mga kapatid, magandang umaga po. Bilin ko lang po, if you were shook by the new perspective of the scripture, wag po kayo masyadong mashook. I said that's my personal and commentary based on the things that we have already studied. Hindi masama na maniwala kayo na dapat napalaguhin ang mga talentong iniwan sa inyo. Ngunit higit pa doon ang pinapaalala ng Panginoon. Alam natin ang katotohanan, nasa atin na lang yun kung paano natin yun pahahalagahan. So, binabati ko po kayo muli ng isang napakagandang umaga. Mag-iingat po kayo. At, you know, let's keep communicating to each other.